Okay, so nalaman natin na ang line y is equal to x minus 2 and y is equal to negative 1 half x plus 5 is intersected to each other. Now, we're going to find kung saan point sila nag-intersect. Para malaman natin yung kung saan point sila nag-intersect, gagamitin natin ang substitution method. Okay? By the use of substitution method. So, kuhanin natin, we have the y is equal to x minus 2, then y is equal to negative x, negative 1 of x plus 5. So, ito, ang value ng y niya, so, diba nagkaroon tayo ng value ng y niya is equal to x minus 2. Gamitin natin itong second, y is equal to negative 1 half x, negative 1 half x plus 5. So, meron tayong equation. Then, ang value ng ating, yung una nating isa is y is equal to x minus 2. Ito yung value ng y, ng una nating line equation. So, ang y natin is equals to x minus 2. So, we have the value of y na x minus 2. Isn't it? This y, ang value ng y na x minus 2, isa-substitute natin sa value ng y ng second equation natin. So, itong y, mapapalitan na siya ng x minus 2. X minus 2 is equals to negative 1 half x plus 5. So, we're going to combine like terms. Ito, negative 1 half x, lipat natin sa kabila. Magkakaroon tayo move natin yung negative 1 half x, magkakaroon tayo ng x plus 1 half x minus 2 is equals to positive 5. Or simply put, 5 na lang tayo doon. Then, ito naman, negative 2, lipat natin to other side of the equation. X plus 1 half x is equals to 5 plus 7. Plus 2 lang pala. Plus 7. Na-add ko na kagad, no? So, x plus 1 half x. So, 1 plus 1 half. So, hindi natin siya may i-add kasi magkaibang denominator nila. So, gagawin natin siyang over 2 parehas. So, para malaman natin kung ano yung denominator nito, 2 times 1, that is 2. So, 2 over 2 plus 1 half. So, 2 plus 1 equals 3 over 2. So, magkakaroon tayo ng 3 over 2 x. Then, equals to 5 plus 2, that is 7. So, divide natin both side by 3 over 2. Kasi, kailangan mag-isa lang sa x para lumabas yung value ng x. Yan. Then, magkakaroon tayo ng x is equals to, so, 7 over 2 third, get the reciprocal of 2 third, para ma-multiply natin sila, 7 times, what is the reciprocal of 2 third? That is 3 over 2. Then, 3 times, 7 times 3, mali pala, bakit naging 2 third na agad to? This is 3 over 2. This is 3 over 2. Tama. Then, reciprocal ng 3 over 2, that is 2 third. Then, 7 times 2, that is 14 over 3. Ha? So, we have 14 over 3. Ngayon, may value na tayo ng x na 14 over 3. Pag ang lumabas naman sa value ni y, then itong 14 over 3 na x, isa-substitute natin sila parehas dito sa dalawang line na ito.
And then, kapag pareha sila na lumabas ng value ng y, it means doon sa point na yon sila nag-intersect. So, isulat muna natin, we have the value of x na 14 over 3. Then, substitute natin, we have sa unang line muna, y is equals to x minus 2. So, we have the y na x minus 2. So, the value of our x is 14 over 3. So, y is equals to 14 over 3 minus 2. So, kailangan same denominator sila para masubtract natin sila. Minus 2. So, gawin natin 3. 3 times 2, that is 6. So, 14 minus 6. What is 14? So, that is 8 over 3. So, we have y is equals to 8 over 3. Yung isa naman, y is equals to negative 1 half x plus 5. So, substitute natin the value of x. So, negative 1 half. What is our value of x? 14 over 3 plus 5. So, 1 half times 14 over 3. Magkakaroon tayo ng 14. 1 times 14, 14. Then 2 times 3, that is 6. 16 over 14. So, we have 14 over 6. Sorry. Then, y is equal to 14 over 6 plus 5. Then, pag-add natin, 14 over 6 plus, so, hindi sila pwede kasi magkaiba silang denominator. So, ito 5. 5 to. So, gagawin natin parehas 30 ang denominator nila kasi LCD nila. This common denominator nila is 30. So, testing natin. Gawin natin 30. 30 plus 30. So, 30 times 14. What is 30 times 40? 30 times 14, 120 divided by 6. So, So, baliktad ata ako kasi 30 times 6 divided by 14. So, 30 times 14 divided by 6, that is 70. Nagkamali lang ng pindot sa calculator. Then, pangalawa naman is 30 times 5. 30 times 5, 150. So, 30 times 5, di ba may over 1 to? Doon pa dapat yun. 30 times 5 divided by 1. Dahil hindi natin sinusulat si over 1. 30 times 5 na lang, magkakaroon tayo ng 150. So, magkakaroon tayo ng 220 over 30. So, or 22 over 3. Ay, oo. Kasi ito minus. Dito minus. So, subtract dapat ang gagawin natin sa kanila. Hindi ko dapat sila pinag-plus. Okay, sorry. Minus. So, we're going to subtract this. 70, magkaroon tayo ng 80 over 30. 80 over 30.
So, kapag nilowest term natin sila, magiging 8 over 3 sila. So, ang y is 8 over 3. So, pareha silang 8 over 3. So, ang point na ito is 14 over 3 and 8 over 3. Okay? Ang point na pinag-intersect nila is 14 over 3, then 8 over 3. So, nakalimutan ko ilagay yung subtract dito, pero yun sila, okay? Kasi negative 1 half times 14 over 3 is negative 14 over 6. Plus 5, so we're going to subtract this. 70 over 30 minus 150 over 30 is equals to 80 over 30, or simplify 8 over 3. Parehas silang lumabas ng dalawang lines. So, ang y nila is parehas na parehas yung y nila, then isa lang din yung x nila. So, dito sila nag-intersect, 14 over 3 and 8 over 3. So, thank you!